Mula Pangasinan, nakakapasyal na ulit si Vincent at ang kanyang misis nang walang alinlangan sa gastos sa gasolina. Patuloy kasi ang pag-rollback sa presyo ng petrolyo. Siyempre nakakatipid kami sa gastusin. Ngayong araw, bumaba ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng diesel. 2 pesos and 10 centavos naman kada litro ng gasolina. Kaya ang taxi driver na si Jesse, mas ginanahan pang bumiyahe. Itultulon na kumapaya nga bumaba. Pero ang jeepney driver na si Louie, nakukulangan pa rin. Nakuha pa lang. Kung dapat kumakot, orenga na lang 50. Tatlo makasubot kami mo. Ano makabawi kami. Tani hanlangmat nga krudo tingin mo ito. Pati nagay pisa tilugan. Isa pa sa kanyang pangamba, ang bawiin ng pisong provisional fare increase noong June 30 dahil sa mga rollback. Wala pa namang inilalabas na memorandum ang LTFRB Cordillera kung babawiin o pananatilihin ang kasalukuyang pamasahe. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng ahensya ng second tranche ng fuel subsidy assistance sa mga tsuper at mga pampublikong mga sasakyan. Katuwang nito ang pagsusulong ni Baguio City Congressman Mark Go sa Kongreso na babaan ang patong na excise tax sa mga produktong petrolyo. Sakaling maaprubahan ng House Bill 1440, halos kalahati ng 10 pisong patong ng excise tax ang mababawas sa mga produkto. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.